Ang katigasan ng isang bagay ay hindi mo lang malalaman sa pamamagitan ng paghawak o paghulog nito. Ang hardness test ay ginagawa para ma-determine ang katigasan ng isang materyales laban sa pagkagasgas at abrasion. Ang mga bagay na ito ay nakarang mula 1 hanggang 10 sa tinatawag na Mohs scale. At hinahatid ko sa inyo ang mga pinakamatigas na bagay sa buong mundo. At simulan na natin sa pinakamababa. Wax. Ang halimbawa ng wax ay isang kandila. Alam naman natin na ang isang kandila ay malambot at madali itong nababali. Kadalasan itong nakarang sa Mohs scale ng 0.2 hardness. Pwede mo lang itong scratch gamit ang kahit anong bagay sa paligid mo at madali din itong basagin. Ginagamit din ang wax para gumawa ng talc at ang talc ay nakarank na 1 sa Mohs scale at mukhang matigas ito kaysa sa kandila. Lead, 72 times mas matigas sa wax. Ang lead ay may hardness na 1.5 sa Mohs scale at mas matigas ito kaysa sa isang kandila. Alam mo din ba na noong 20th century, ang lead ay isang pangunahing ginagamit sa materyales na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay? Kinagamit ito sa lahat ng klaseng bagay, mapapintura man o gasolina. At dapat din nating malaman na ang lead ay napaka-toxic sa atin. Pero sa panahon na yon, hindi pa nila natuklasan ang pagkadelikado nito sa ating katawan. Ang mga tao na kadalasang gumagamit o may kontak sa lead ay nagkakaroon ng malalang sakit. At ang mas kakaiba dito, ang lead ay may manamis-namis na lasa. Kaya huwag mo nang subukan dilaan yung mga lumang pintura sa pader. Chitin at keratin, 3 times mas matigas sa lead. Ang chitin at keratin ay parehong organiko na bagay. Kadalasang makikita ang chitin na binubuo ang mga exoskeleton ng mga iba't ibang klaseng arthropods o tulad ng isang alimango. At ang keratin naman ay isang klase ng protein na makikita sa mga buhok, balahibo, kuko at sungay. Kahit mukhang matigas man ang kuko at shell ng mga ibang hayop, ito lang naman ay nakarank na 2.5 sa Mohs scale. Gold, 1.5 times mas matigas sa chitin at keratin. Sa katotohanan, ang tunay na gold ay sadyang napakalambot lamang kaysa sa mga iniisip ng ibang tao. On average, ang gold ay nakapwesto sa gitna ng 2.5 at 3 sa Mohs scale. Kaya maaari lang itong ma-scratch ng kahit anong bakal o kaya katulad ng isang barya. At dapat mo ding malaman na kasing tigas lang ng gold ang silver. Australian buloke, 1.5 times mas matigas sa gold. Alam mo ba na ang pinakamatigas na kahoy ay mas matigas pa sa silver? Ito ang Australian buloke. Ang punong kahoy na ito ay napakasobrang tigas na madalas na lang na may makikita ka na lang sparks habang ginagamitan ito ng chainsaw. Ang kahoy din nito ay may kakayahang hindi madaling magasgas, kaya mainam itong ginagamit sa mga flooring sa bahay. Ito ay nakapwesto bilang 3.5 sa Mohs scale. Enamel, 4.5 times mas matigas sa pinakamatigas na kahoy. Ang pinakamatigas na parte ng ating katawan ay ang ating mga ngipin. At ang dahilan dito ay dahil sa enamel na pumaprotekta dito. Pumaprotekta rin ang enamel laban sa abrasyon at pag-crack ng ating mga ngipin. Kaya ito ang dahilan kung bakit pwede tayong kumain ng mga matitigas at makukunat na pagkain. Pero wala tayong laban sa mga hayop nito. Ang mga beavers ay nagtataglay ng pinakamatigas na enamel sa lahat ng mammals. Mapapansin natin ito kagad dahil ang kanilang mga ngipin ay nagiging orange na kadalasan. Nagtataglay din ang ngipin nila ng konting iron at dahil dun, kaya nilang nguyain at katkatin ang maraming klase ng kahoy. Pero hindi hawak nito ang pinakamatigas na ngipin sa buong mundo. Chiton teeth, 3 times mas matigas sa enamel. Maniniwala ka ba na ang ngipin ng isang sea snail ay ang pinakamatigas na substance na gawa ng isang nabubuhay na nilalang? Ang mga chiton ay isang klase ng mollusk na makikita sa kahit anong parte ng karagatan sa ating planeta. Marami silang mga maliliit na ngipin at gawa ito sa magnetite, kung saan nakapwesto ito ng 6 sa Mohs scale. Ginagamit kasi ng mga chitons ang ngipin na to para kumagat ng mga bato, para makakain lang ng mga nakatagong algae. Kaya maaari natin silang maiihan tulad sa isang vacuum cleaner. Rex 121 Steel, 9 times mas matigas sa pinakamatigas ng ngipin.
Ang Rex 121 Steel ay isa sa mga pinakamatigas na bakal sa buong mundo. Dapat din nating malaman na ang paggawa ng steel ay kombinasyon ng maraming iba't ibang klaseng materyales tulad ng carbon, tungsten at chromium para mabuo ang isang matigas na bakal. Ang Rex 121 Steel ay nakapwesto na number 8 sa Moskil. Nagiging sikat din ang Rex Steel para gawing mga kutsilyo dahil napakatulis nito at matagal itong mapurol. Pero dapat mo ding malaman na may problema din itong dinudulot. Sa katigasan nito, ginagawa din itong malutong kaya madali lang itong mabasag kapag nahuhulog. Sapphire Glass, kasing tulad lang ang tigas sa Rex 121. Sa panahon ngayon, mapapansin mo siguro na mga cellphone ngayon ay mas scratch resistant kaysa noon. Maaari ito dahil ang mga phones ngayon ay gumagamit na ng sapphire glass. Nice. Kahit sa tingin mo man ang regular na glass ay matigas na, nai-scratch pa rin ito ng buhangin at ibang matitigas na particles. Dapat din nating malaman na ang isang tempered glass ay naka number 7 sa Moskil at ang sapphire naman ay naka rank na 8. Pero kahit mahirap itong magasgas, madali pa rin itong nababasag. Ang magandang halimbawa nito ay ang tinatawag na Gorilla Glass. Chromium, 1.5 times mas matigas sa sapphire glass. Isa sa mga elemento na binubuo ang Rex 121 Steel ay ang chromium at ito lang naman ang pinakamatigas na bakal. Ang chromium din kasi ay ang pangunahing elemento na nagbibigay ng katangian ng isang stainless steel na maging nakakasinaw at hindi ito agad nakakalawang. Sa paggamit din ng chromium, madali mo ding magasgasan ang isang glass dahil ito ay nasa number 7 lang ng Moskil at ang chromium naman ay nasa 8.5. Diamond, 4.5 times mas matigas sa chromium. Ang mga diamante ay ang pinakamatinding kalaban ng wallet ng tao. Napakaraming siglo na ang dumaan pero ang diamante pa rin ay ang hinihirang na ang pinakamatigas na natural material sa Earth. Sa madaling salita, walang pwede makakagasgas sa isang diamond. Kaya dahil dito, para maputol lang ang isang diamond para sa berloloy o kaya sa teknolohiya, kinakailangan din ng ibang diamond o malakas na lasers ang gamitin para maputol lang ito. Ito rin naman ay nakarank na 10 sa Moskil at ito rin ang pinakamataas. Kung akala mo na walang ibang substance sa Earth ang pwedeng mas titigas pa sa isang diamond, pwes di pa tayo nagtatapos dyan. Aggregated carbon nanorods. Mas matigas sa diamond. Ang aggregated carbon nanorods o ADNRS ay napakasobrang tigas kaya tinatawag din sila sa pangalan na hyper diamonds. Naging isang malaking balita rin ito sa buong mundo na inagaw nito ang trono mula kay diamond bilang ang pinakamatigas na bagay sa Earth. Sa katunayan, ang diamonds at ADNRS ay magkapareho lang naman ang composition dahil dalawa sa kanila ay gawa sa highly compressed carbon. Pero ang ADNRS ay napakasobrang tigas pa rin at hindi ito marank sa Moskil. Lonsdaleite, 1.5 times mas matigas sa diamond. Ang lonsdaleite ay nadiskubre sa isang meteor crater noong 1967. Nabubuo ang lonsdaleite sa kalikasan sa pamamagitan kapag ang meteorites na naglalaman ng graphite ay makakatama sa surface ng ating planeta. Ang init at pressure ng pagsabog nito ay ginagawa ang graphite na isang rare na klase ng diamond. Isa kasi itong special na hexagonal structure na kakaiba sa normal na diamond, kaya ginagawa itong 58% na mas matigas. Ang pure lonsdaleite na siguro ang pinakamatigas na bagay sa buong kalawakan. Ipapakita ko rin dito sa inyo ang iba pang mga items sa Moskil. Cesium, amber, aluminum, buto, bronze, platinum, iron, opal, asbestos, titanium, uranium, silicon, ceramic, corundum, boron, at meron ding beta carbon nitride kung saan maaari itong mas matigas pa sa ibang diamond. Ngunit sa kasamaang palad, ang paggawa nito ay napakasobrang hirap kaya hindi ito pwedeng gawan ng hardness test.
Pero walang mas titigas pa sa Nokia 3310. At yun ang pinakamatigas na bagay sa buong mundo. Kung nagustuhan mo ang video na to, be sure to subscribe at hit na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload ko kadalinggo. Maraming salamat at kita-kita ulit next week. Nakita mo na ba ang pinakamahabang dila? O yung pinakamahabang kuko? O yung pinakamahabang sasakyan? Sa video na to, pinapakita ko lahat ang pinakamahabang bagay sa buong mundo at kalawakan. Panoorin ang video na to para mas madagdagan pa ang inyong kaalaman. Kaya check mo na ang video. Azas!